Kumusta mga ka-DIY? At meron naman tayong update dito sa ating kinabit na hybrid off-grid inverter. Ito yung 8 months na ngayon ang nakakalipas. At doon sa mga baguhan kung ano nga ba ang hybrid off-grid inverter ay ipapaliwanag ko ulit. Kaya ito ang specification ng ating inverter ngayon. Meron itong rated power na 2 kilowatt at ang system nito ay 24 volts. Kaya meron din yung 12 volts, meron yung 48 volts, pero ito ay 24 volts. At meron na itong kasamang AC charger. Ibig sabihin, chinacharge mo galing sa grid o sa Meralco. Mas madaling tawaging Meralco. At meron itong solar charging mode. Ang maximum na solar panels na kailangan ay hindi tataas sa 1,000 watt. At meron itong system voltage na 24 volts DC. At ang maximum solar voltage o yung tinatawag na VOC ay meron niyang 102 volts DC. Ibig sabihin, hindi dapat sosobra yung solar panels natin sa 102 volts DC. At meron itong 40 amperes MPPT na charger gamit yung mga solar panels. At ngayon ay meron tayong batteries dito na lead acid. May total itong 120 ampere hour. Itong battery bank na ito. At medyo nakakalito yung mga wirings nito. Pero meron tayong mas madaling wirings yung gagamitan natin ng 100 ampere hour na batteries. At meron tayo dito ngayong diagram. At marami pa rin ang nagtatanong kung paano nga ba talaga gumagana itong hybrid off-grid inverter. Ngayon meron tayo dito ang AC grid o yung galing sa Meralco. At dumaan lang yan sa breaker, yung tinatawag na MCB. Meron akong 16 ampere na breaker. At pumasok yan dito sa may hybrid off-grid. Diretso yan dun sa may input. Ngayon, meron naman tayo dito ang battery bank. Ito yung 100 ampere hour. Kapag kinonect mo yan ng series, ay magiging 24 volts yan, pero yung current, ganun pa rin. Kaya meron tayong 24 volts na 100 ampere hour. At dito naman sa kabila, yung AC output nang galing sa inverter na built-in itong inverter na to, yung hybrid. Meron itong output, dumaan din sa breaker, papunta sa ating mga appliances. At dito naman tayo ngayon sa ating solar panels. At meron tayo ngayong 8 na 100 watt na meron itong 21.6 na VOC. Na merong 5.6 amperes ang bawat isa. At ang connection niyan ay 4 series. Ibig sabihin 1, 2, 3, 4 na 2 parallel. Ibig sabihin nakaparallel yung dalawa. Kaya 4 series, 2 parallel. At meron ito ngayong 86.4 volts na total. Kung meron kang 21.6 volts, pag inad mo lahat yan, ay ang lalabas dyan ay 86.4 volts. Na meron tayong 800 watt dahil 8 nga yan na 100 ang isa at meron niyang lumalabas na 11.2 amperes. Ibig sabihin, pag kinonect mo ng series ang mga panels, hindi tataas ang current. Ibig sabihin, 5.6 pa rin doon hanggang dito at nag-connect tayo ng panibagong 4 ulit kaya nag-a-add yun kapag kinonect sa parallel. Kaya meron tayo ngayong 11.2 amperes. At ngayon, yung 11.2 amperes ay syempre kung ano yung mataas na next na DC breaker na mabibili ay meron tayo ngayong 16 amperes. Kaya yun ang ginamit kong DC breaker para dito sa may galing sa panel papunta sa may inverter. At eto ngayon, meron tayong 100 watt na
solar panel dito. At meron tayong ngayong specification nito. Ay meron itong 100 watt solar panel at meron itong 5.5 amperes. So sinulat ko na lang doon 5.6. Tapos meron tayo ngayon ditong 21.6 volts na VOC. Yun yung hinahanap nung inverter. At meron itong short circuit current na 6.11 amperes. At ngayon, dito tayo sa ating sa panel muna tayo. Kapag sinasabi natin 800 watts na solar panel yan, ay hindi naman talaga papasok dyan yung 800 dahil sa ating mga cable na gagamitin kung gaano kahaba, magmula dito sa may connection ng panel hanggang dito sa may ating inverter. Kaya hindi yan maximum, na hindi yan ang 800 watts na makukuha natin. May mga loss dyan. At itong inverter na to, ang nakita kong pinaka-high wattage na pumapasok dito ay nasa 590 watt. Kaya hindi talaga yung 800 watt ang papasok dyan. Kaya mas mahaba yung wire na gagamitin, itong from panel to inverter, ay mas malaki yung loss na mawawala na papasok dito sa ating inverter. At ngayon, meron itong papansin ninyo bakit 11.2 amperes lang yung current na papasok dito sa inverter. At meron itong voltage, mataas ang voltage nitong kasi nakasiris nga tayo ng connection tsaka parallel. Meron itong 86.4 volts. Kaya ang nangyayari dyan, yung high voltage ang magko-convert yung MPPT. Iko-convert niya yung high voltage sa current. Kaya hindi lang 11.2 amperes ang lalabas dito sa inverter, papasok dito sa ating battery o yung isusupply dito sa may output dito sa AC na. At yun nga, meron tayo ditong lead acid battery na meron lang itong 50% depth of discharge. Kaya kumpara sa ibang klaseng battery ay hindi na gaanong recommended ang mga lead acid. Karamihan na dito ay yung mga LiFePO4 o tsaka yung lithium batteries. Kaya ngayon, ang computation naman ng ating batteries dito ay kung nakakonect ka ng series, mag-a-add yung voltage pero yung current, yung 100 ampere hour, ay ganun pa rin. Kaya meron tayo ngayong 24 volts na 100 ampere hour. Kaya yan, kung i-multiply mo yan sa 24 volts times 100 ampere hour, ay meron tayong 2,400 watt na power. Kaya lang, 50% DOD yan. Kaya ita-times natin yan ng 50%. Kaya meron tayong 1,200 watt na usable na magagamit dito sa batteries. Ibig sabihin, nasa 24.4, dapat stop na ang supply ng battery dito sa inverter. Yun yung kapag ginagamit natin sa gabi itong mga load natin. Kaya kapag may bala kayong bumili ng hybrid na off-grid inverter, ay kailangan tingnan nyo yung specification dito sa may mismong inverter. Kagaya nito, meron tayong 102 volts na VOC, 40 amperes MPPT na charge controller, tsaka meron tayong 1000 watt na solar input. Maraming klase ng hybrid na inverter. Meron yung 3 kilowatt na solar input na umaabot pa yan ng hanggang 500 volts yung VOC. Kaya depende dun sa may bibilihin ninyong inverter. Na ano siya, yun nga lang, kung bibili kayo ng mas mataas na spec, ay asahan ninyo, kailangan nyo rin ng mataas na solar. Ibig sabihin, maraming solar panels ang gagamitin nyo para mapagana itong inverter. At marami pa rin nagtatanong kung paano nga ba talagang gumagana itong hybrid off-grid inverter. Sa ngayon, meron tayong, kasi summer nga ngayon, nakaset ito ng solar only mode. Ibig sabihin, nagre-rely lang talaga dito sa ating panels para i-charge yung batteries. At the same time, gagamitin natin itong output
o itong load yung papunta na sa mga appliances. Sa ngayon, ang AC o yung Meralco natin ay naka-standby lang ito in case na malobat itong batteries natin o kaya cloudy kapag medyo madilim ang panahon ay hindi gaanong magpo-produce itong panels. Ang mangyayari ngayon dyan, kapag itong batteries natin meron itong 24.5 volts na nakaset dito sa ating inverter. Oras na bumaba sa 24.5 volts ang batteries natin, ang mangyayari dyan, itong grid, siya ang magbabypass doon papunta sa ating load. At meron naman itong, pag tumaas naman ito ngayon ng 28 volts, itong battery natin, ay automatic naman ngayon na kukonek nitong yung load, magkukonek tayo sa battery, o kung malakas ang sikat ng araw, ay yun ang magsusupply sa ating load. Kaya mangyayari dyan, makakat na naman yung supply galing sa may Meralco. Bali, mawawala na naman ito. Kaya doon na tayo ngayon makakatipid ng ano, ng pag sa mga bill natin ng kuryente. At syempre, depende yan sa ating settings. Kasi kapag tag-ulan naman na, sa bagay, pala, may lumalabas pa rin naman ang araw kahit tag-ulan. Ay, ang mas ano advisable dito ay lagi na lang naka only solar yung mode nitong inverter, kasi kung hindi naman nagcha-charge itong ating panels o hindi nagpo-produce ang panel natin tapos hindi niya gaanong ma-charge itong battery, ang mangyayari lang naman diyan itong Meralco na palagi ang magsusupply dito sa ating load. Kaya doon na lang ito gagana kapag low battery o kaya yung cloudy. At saka ang kagandahan dito sa ating off-grid inverter na ito ay mapapansin ninyo ay 2 kilowatt ang ating inverter na pure sine wave. Halimbawa na lang nagsaksak tayo ng sabihin na natin gumagana yung ref natin na meron yan karamihan umaabot yan ng mahigit 100 watt na ano na wattage o kaya umakaon yung mga TV. Ibig sabihin halimbawa na lang gumagamit tayo ng 1 kilowatt na load. Ngayon nagsaksak ka ng ano ng plancha. Ngayon sobra na yung wattage ng ating inverter. Mao-overload siya. Ang kagandahan naman nitong inverter na to ay kapag na-overload siya, ibig sabihin mas mataas sa 2 kW yung load natin ay automatic nagba-bypass sa galing sa Meralco. Ibig sabihin magkukonek yung grid natin sa load dahil na-detect nito na over na yung ano yung wattage na isinaksak dito sa ating load. Kaya yun ang isang kagandahang nakita ko dito sa inverter na ito. Kaya kung magse-set up kayo ng ganitong klaseng inverter, ay mas recommended yung LiFePOR imbes na lead acid ang gamit dahil hindi nagtatagal ang lead acid. At ngayon ay meron akong 120 amperes na battery na maliliit. At 8 months ago nung ano ko, kinabit ko October 2020. At napapansin ko ay hindi na siya ganoon ka efficient. Ibig sabihin, madali na akong nalolobat pag ginagamit ko yung load. Kaya mga bandang alas 10 ng gabi ay nakakonek na ako sa may Meralco. Dahil nadidetect na nitong inverter na low bat na ito o bumaba na ito sa 24.5 volts na settings ko dito. Kaya ang nangyari, itong Meralco na ang magsusupply dito sa may load. At meron din itong settings na may built-in charger, AC charger na tinatawag itong inverter. Dahil halimbawa na lang na hindi nagpo-produce itong ating panels, hindi na sinacharge yung battery, ay kukuha naman ngayon sa Meralco para i-charge itong mga batteries natin. Ang advisable o mas maganda ito gamitin yung AC charging lalo na yung may mga paparating na mga bagyo dahil yun araw-araw umuulan. Ayun naman ang magandang gawin, AC charging naman nasa settings din yun kaya check nyo yung iba kong mga videos nandun yung pag-set up ng ano ng AC charging. Kaya nga, kasi nga ngayon naka-only solar mode lang ako. Talagang nagre-rely lang ako dito sa ating panels.
para i-charge yung batteries at saka yung supplyan yung load natin. At ipapakita ko itong mga panels natin kung saan naka-position. At yan, meron tayo ngayong isang string ng apat na 100 watt. Naka-series lahat yan at may gamit tayong sun tracker. Kaya lang ngayon ay laging ganito, tatlong araw nang maulap kaya hindi nagtatrack ang ating sun tracker. At dito naman sa kabila, meron pa rin tayong isang string na ganun din ang connection series. Tapos nag-parallel na lang yung papasok dun sa inverter natin. At ayan yung nanggaling sa labas na wire. Yung nag-parallel na dalawang series. At ngayon ay pumasok yan dito sa, dumaan muna yan dito sa ating 16 amperes na DC breaker. At saka doon pumasok na mismo sa may inverter. Doon sa, dadaan doon sa built-in na charge controller. At ngayon meron tayong connection ng ating battery. Yung negative tsaka positive. At ito naman ang ating output. Papunta na sa mga appliances na nakakabit naman dito sa ating extension lead. At meron naman yung AC galing dito sa grid. Ito ngayon. At ito naman ang ating grid. Nakakabit din sa extension lead. Papansin ninyo, hindi siya naka-hardwire. Kasi 2 kilowatt itong inverter natin. Kaya hindi na naka-hardwire ito. At meron itong detachable itong saksakan. Sa ngayon ay mapapansin ninyo ay naka-bypass tayo. Dahil 3 days na nga hindi umaaraw. Ang battery natin ngayon ay meron tayong 26.6 volts. Kapag umabot yan ng 28.5, ay automatic yung load natin magkoconnect na naman sa may inverter natin. Bali, mawawala yung connection ng AC to load natin. Kaya ngayon, ang ating solar panels ay sinacharge lang niya yung mga batteries. At kung makikita nyo dun sa may display ay yun lang ang nakakonek. At yan, meron tayo ngayong 26.6 volts na battery. At ngayon na i-check naman natin kung ilan yung voltage ng solar panels. Medyo maingay, nagbibip ito kada press. Ayan, meron tayo ngayong 74 volts galing sa ating panel. Kaya lang mababa ang wattage nito at saka yung current. Ayan, meron tayo ngayong current na 3 amperes. At ang wattage, yan yung galing sa panels. At meron tayong nasa 100 watt na nanggagaling sa ating panels. Tapos, isang press ulit, yan na yung battery voltage natin. Medyo tumataas-naas na yung yung voltage at maya-maya lang ay magkukunik na yan sa ang ating load sa may inverter na. Kaya yan ang ating update dito sa ating hybrid off-grid inverter. Naka 8 months na pero wala pa naman nakikitang problema dito sa ating inverter na ito. At pag sa normal day ito, ang nangyayari ay 9 a.m. pa lang ay umaabot na sa 28 volts yung battery natin. Kaya ang nangyayari dyan ay nakakat na tayo sa ating galing sa Meralco. Ibig sabihin walang connection yun. Kaya ang nagsusupply lahat ng mga appliances dito ay yung solar panels at saka yung batteries. Kaya hanggang alas 10 ng gabi, kaya mga 10 p.m. yun lang yung magkoconnect ulit sa may grid. Dahil malulubat na nga yung battery. O ibig sabihin, bago malubat yung battery, ay gumagana na yung yung bypass o yung tinatawag na yung nakakabit yung ating Meralco dun sa may load. Kaya napiprevent nitong inverter na malubat itong mga batteries na ito. Kaya kaya mas recommended ko yung mga life of 4 na batteries o yung lithium ion. Kaya dito sa ating hybrid inverter,
ay kung magdadagdag pa ako ng dalawa pang 100 watt dito sa gagawin kong 5-5 ito, ay over na tayo sa ating VOC na 102 volts dito sa inverter. Kaya mangyayari mag-error ito. Kaya ito na yung maximum na aking pwedeng ikabit na wattage ng panel. Bali, 8 na 100 watt. At ang battery naman natin, ang recommended dito ay 200 to 300 na ampere hour na batteries. Sa ngayon kasi meron lang akong 100 ampere hour. Kaya yan lang ang pinoproduce ng batteries na usable, 1,200 watt lang. Kaya pag 10 PM na, ayun, automatic na akong nagko-connect sa grid na gamit yung mga load. Kaya naka-standby na lang sa gabi itong mga batteries. At naghihintay na lang 'to ng na kinabukasan para i-charge ng ating panels yung batteries. At kaya i-browse nyo yung iba kong mga videos at nandun yung mga settings ng ganitong klaseng inverter. At yun lang muna ang ating mga update, mga ka-DIY, at subscribe at maraming salamat.